What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Manila Serie presented by Family Rubbing Alcohol. So, part 2 na po tayo doon sa Paymaya press conference ni Yorme Isko saan nagpirmahan sila with Paymaya executives. And na-mention niya ulit yung paparating na 90 billion windfall coming from the national government na paparating po this 2022. So panoorin po natin yung video. Pumasok sa pamahalaan, binalik Cuentas Claras. Oh, Cuentas Claras. Piso sa piso. Piso pumasok, piso lumabas. Piso nakamit ng tao. O, tingnan ninyo, aabutin tayo ng 2 bilyong piso. Ang normal na alkalde, o yung nakagawian natin, ilagay ko sa kalye yung 2 billion pesos. Alam na this. Tama ba? Kaya sasabi ko sa inyo, sino ba talaga ang tunay na para sa mahirap? O ngayon, halimbawa, inabot natin na 500. Pwede bang kumita si Eddie? Wala. Pwede ko ba sabihin, Nay, picture ako dyan. Walang ganoon. So nilabas ng gobyerno 500, 6,000, 12,000, o 2 bilyon, ang matatanggap ng tao, 2 bilyon din. May sense? May sense? Ayun po, yun ang gusto naming uri ng gobyerno. Kung maglalabas rin lang naman kami ng resources na galing sa inyo, gusto namin maibalik sa inyo buo. Kaya ang tawag ko yan, Cuentas Claras. Malinaw pa sa sikat ng araw. Maliit! Eh, ba't maliit? Eh, marami tayo eh. O ngayon, bumuti. O diba, sabi ko sa inyo, nagpasa ba kayo ng dyaryo ng isang araw? O nakapanood ba kayo? Kami, meron ako sinabi sa, Manila Polo Club. Ano sinabi ko? May awahan Diyos. O diba ngayon, 5,500. Bumili na kayo ng vitamina. Pahabain nyo na buhay nyo. Ha? Alagaan nyo pangangatawan ninyo. Alam nyo bakit? Manila will be richest city by 2022. Ito si Isko, nangangarap ng gising. Totoo kaya yun? Abay, totoo. Bakit ito? Eh, batas na eh. Ha? Anong uri ng batas? Eh, desisyon ng Korte Suprema. Eh, ano desisyon ng Korte Suprema? Final na ba yun? Final na. Eh, ano nakasaad sa Korte Suprema? Doon sa desisyon niya. Na ang lokal na pamahalaan na magmamayari o may bahagi ng dagat at puerto, o meron na siyang makakamit na income. Ano? Eh kung ngayon niya lang, nag-iikaos tayo eh. May mararamdaman na ang tao. Eh ano pa, pagka lumulobo-lobo na yan. Baka lumulobo-lobo na rin yan. Yung allowance eh. May awan niyo. Ano gagawin ko dyan? Buburuhin ko? Hindi. Ipamigay yan sa tao. Para sa tao yan. Pakinabangan ng tao. Dahil kanila yan eh. Kung yan ay bahagi na makadamag pagpapagaang ng katayuan nyo sa buhay, bakit pa hindi? O basta kayo, sa bagong pamamahala ng Maynila, tao muna bago kalsada. So muli, maraming salamat sa oras ninyo. Ito na, inulit ako'y on behalf the people of Manila, Mr. Pangilinan, smart, Mr. Lahat ng executives ng Paymaya, at lahat po ng
kasama ni Mr. Bea na pinuno ng pamunuan ng Paymaya. Maraming maraming salamat sa tulong ninyo sa lungsod ng Maynila. Ayan, magtotong na ako, papakara ako. Gumana natin. Okay. Maraming salamat po. Palakpakan po natin, Mayor Isko Moreno Dumalmas. So, ang galing po talaga ng timing ng mga bagay-bagay para sa lungsod ng Maynila. Nanalo po itong kaso na ito sa Supreme Court. This was a case na pinail po from a representative sa Batangas na greatly affects yung kalagayan ng lungsod ng Maynila. Mainly because doon po sa apat na ports na nasa Maynila. Of course, yung customs, alam naman po natin, yan ang pinaka, isa sa pinakamalaking kumikita para sa gobyerno. Sa dami na lang po ng labas-pasok, ng mga crates, ng mga goods po dyan sa port po natin, napakalaki po ng kita ng Bureau of Customs. Simula 2022, magkakaroon na po ng share ang local government of Manila, which is fair naman kasi mga tao ng Maynila din naman ang napeperwisyo pag nagkaka-problema dyan sa mga port, pag yung grabe traffic and all of that. So, mga mamamayan din po ng Maynila yung nagsasuffer, yung area dyan sa Tondo. So, I think it is fair na yung pong 90 billion ay maibalik po sa mga mamamayan ng Maynila. And tama po yung timing kasi po, at least ngayon, yung mayor, yung gagastang mayor, yung pipili ko saan i-allocate yung mga resources, ay si Yorme Isko. And gumagawa po siya ng steps, katulad niyang sa Paymaya na yan, para po masigurado na hindi po magkaroon ng korupsyon ang pagbibigay sa tao. Kasi nga po, yung ibang cases na mahirap na nga, doon ka pa kukurakot, aagawan mo pa yung nakabigay sa kanila. And may cases din nga po na kapag hindi election year, hindi ko kayo bibigyan. So ito po, maayos na po yung sistema, buwan-buwan mo, may matatanggap po lahat na social amelioration starting next year at makukuha po sa isang paraan na maayos, na hindi napipila at ma-retain yung dignity as a person. Makukuha na lang po diretso doon po sa card, sa Paymaya na card, which I believe is parang debit card na pwede mong gamitin directly pambayad. Yun. Na pwede mo din makuha yung cash doon sa loob. So, very good news, very exciting news para sa lungsod ng Maynila na we have a leader na ganyan, na inspiring everyone at the same time gives us hope. Itong mangyayari sa 2022 na windfall galing sa customs, nakadagdag pa po sa pag-asa ng bawat Manileño na magkakaroon ng mas magandang bukas. Nasimula na. Importante po yung nasimula na, na mabigyan sila ng buwan-buwan na tulong galing sa gobyerno. Nga, ang model nga niya is parang sa Makati. Sa Makati, I think meron sila yung Makati Zen Card, which is maganda din naman. Maganda din yung sa Makati. Model talaga yung sa ginagawa sa Makati, pero kasi of course ang Makati mas konti ang tao, mas malaki ang kita, mas maraming mga negosyo. So yun po ang facing Manila naman, yung tao po 1.5 million, yung Makati I think half a million lang. So andun pa lang, ang laki na ng pinag-aiba ng size ng population. So 1.5 million yung sa Manila na tao. At the same time, yung area mas malaki. So mas madaming problema na nangyayari, kaya hindi po ganoon basta-basta maibibigay. Pero importante nga po, nasimula na. At pagdating po ng windfall na to, mas malaki yung maibibigay sa tao. And ang ganda nung sinabi niya, tao muna bago kalsada. Kasi minsan nakakainis, 'di ba, yung kalsada, bubungkalin, sirain, maayos naman. So this time, unahin yung tao, unahin yung social amelioration, unahin yung pabahay,
unahin yung healthcare, edukasyon. So yun ang plano ni Yorme Exgo. Yung mga kalsada, importante yan. Pero kung yung kalsada naman maayos na, hayaan na natin dyan. Mas importante po yung buhay ng mga tao doon po sa lungsod. At kung may budget naman na pwedeng i-share, then why not share? So yun po, exciting news. Marami pa po parating this week. So today po is Wednesday. Mamayang hapon, nandun kami sa isang charity event. So I'm going to show you guys video on that later. So please stay tuned today to Modos of Manila TV. Please subscribe if hindi pa kayo nakakasubscribe. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Team Etneb, I really appreciate po lahat ng kind words sa lahat po ng mga everything you have to say about sa channel, sa ginagawa po natin. We are a movement here. Ito po ay more than just a channel. Ito po ay isang movement to a better future with our young new leaders, yun, led by Yorme Exgo. So thank you very much, guys. See you sa next video natin. Bye-bye.